Ngayon guys, ayan, umiilaw na kasi naayos na natin. Ayan, may kulay puti na siya. Hi guys! Welcome back to our channel and sa mga bago pa lang sa aming channel, welcome sa inyo guys. And nga pala guys, ako nga pala si G.A. Marn. Okay. G.A. Marn. Kasi nga guys, parang lumalaki na yung mga viewers natin. Kasi tuwing labas ko, may mga kumakaway na parang kilala ako. Minsan nga may sumisigaw na idol. Hindi nila mabanggit-banggit yung pangalan ko. Kasi nga hindi kami nagpapakilala. So, ayun nga guys, ako si G.A. Marn sa Pan Media Explorer. At si, yung asawa ko naman ay, anong pangalan mo babe? Halika rito. Kailangan natin magpakilala sa vlog. Okay guys, ako nga lang muna. Sa susunod na lang siya magpapakilala. So ayun nga guys, meron lang akong i-share sa inyo na bumili kasi ako ng laptop kahapon. Actually, hindi naman akin to. Pinabili lang sa akin. Ayan. MSI GF63. Kaso pag-uwi ko guys, i-charge ko sana. Hindi umiilaw yung indicator light dito na nag-charge yung may ilaw dapat dyan na kulay puti. So ang ginawa ko, trinobleshoot natin guys. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa para mag-charge. So yan guys, nakabukas na yung ating laptop. So ang una kong ginawang troubleshoot kanina, punta ko sa device manager. Ayan. Device manager. And then sa device manager, meron kang batteries. Click mo lang yan. And then, merong dalawang option dito. Microsoft PC adapter. I-right click mo lang yan guys. And then, uninstall. Ganun din dun sa Microsoft ACPI compliant control method battery. Right click and then uninstall. Saka mo siya i-restart. Pero in my case, hindi siya effective yung ganung troubleshoot guys. So yan guys, ang ginawa ko ay clinic ko yung MSI Dragon Center. Dito sa MSI Dragon Center, may makikita kayong tab dito. Apat na tab. So ang i-select nyo guys ay itong tools. Yan. And then under ng tools, mayroon kayo makikita dito tatlong option. Ang una ay best for mobility. And ang description ng best for mobility ay charge the battery to 100% all the time. And dun naman sa balance, yan yung pangalawa, ay charge the battery when under 70%, stop at 80%. And yung pangatlo ay best for battery. At ang kanyang description ay charge the battery when under 50%, stop at 60%. So ang nakaselect kanina guys ay yung balance. Kaya kanina naka-stack up lang yan ng 80%. So ang una ko palang ginawa guys ay drain ko muna yung laptop. So clinic ko itong battery calibration. Then after na ma-drain yung laptop, sinaksak ko ulit yung charger. Saka ko sinelect yung
Best for Mobility. Ayan guys, nag-ship 96% na siya. Kanina kasi is 80% lang yan. Hindi siya umaangat. Ayan. Ganun lang kasimple guys, yung ginawa kong troubleshoot para mag-charge yung ating bagong laptop. So ayan lang guys, and I hope meron akong kunting na-share sa inyo sa vlog na ito. And hanggang sa muli guys, thank you for watching, and please don't forget to subscribe to our channel para sa mga susunod pa nating video. Bye guys!